Para sa recipe natin ngayon, kakailanganin natin ang mga ingredients na ito. So, unang-una, meron ako dito patatas. Ayan, binabalatan ko. Bali, ito ay 1/4 kilo lamang o 250 grams. Hello, Kakusina! Kamusta? Panibagong negosyo recipe na naman ang aking isi-share sa inyo today. Napakadaling gawin at napakasustansya. Pwede mo itong ibenta ng 3 hanggang 4 pesos ang isa. Kaya kung bago ka pa lang sa aking channel, pakilike itong aking video at pakisubscribe na rin. Pakipindot ang notification bell para ma-update ka lagi sa mga kakaiba at murang negosyo recipe na ina-upload ko, Kakusina. Pagkatapos naman balatan ay hiwain natin ito, i-slice natin ito para hindi siya matagal lutuin, ano, para madali lamang mga 5 minutes or hanggang 10 minutes, siguro ang 10 minutes ay masyado ng matagal. So ayan, pakukuluan lamang natin ito hanggang sa lumambot. Ayan, pagkatapos ng ilang minuto, ayan, malambot na siya. Ayan, so gumamit tayo ng strainer para masala, hindi maisama yung tubig. And then ngayon ay imamash natin ito gamit ang ating tinidor. Ayan, so situate na maging pino ang pagkakamash. Ayan. And then kapag pino na, isit aside muna natin ito. Medyo palamig-lamigin natin. Habang pinalalamig natin, kakailanganin din natin ang spring onions. Ayan, maglalagay tayo dahil ito ay napakabango. Ayan, pampabango at syempre pampalasa na rin. Ayan, pagkatapos naman yan, ayan, kapag medyo lumamig-lamig na ang ating patatas, naglagay ako naman ng grated cheese. Ayan, so ito ay ordinary cheese lang ha, huwag yung melting cheese. Tapos nilagyan ko din ng spring onions. Ganito lang, Kakusina. Nako, tatlong ingredients lamang. Napakabango nito habang hinahalo-halo ko, Kakusina. Nako, ito palang nakakatakam na. Ayan. So ngayon, pwede na tayong magbalot. Ayan, magbalot. Gagamit tayo ng mulo wrapper. Ayan. Maliliit lamang ito, Kakusina, ha? Pero kung gusto mong gumawa ng mas malaki pa nito, pwede kang gumamit ng lumpia wrapper. Ayan. So, ang akin ay mulo wrapper lamang na nabibili sa mga supermarkets. Ayan. Mura lang ito. Mga sobra 20 pesos. Ano? Ayan. Mga 20 or 29, 32. Depende yan sa brand. Ano? Ayan. So, i-roll lang natin. Tapos, meron tayo dito pang-seal na tubig. So, napakadali lang, Kakusina. Bali, open lang yung mga katapusan nito, ha? Ayan. Ganyan lang. Kadali, Kakusina. Pwede mong ibenta ng 3 or 4 pesos. Ayan. So, nakagawa ako ng about 40 pieces. Ayan. Tapos ngayon, pipretuhin na natin ito sa napakainit na mantika. Ayan, Kakusina. O diba, napakadali lang. At kapag nag-golden brown na, pwede nang hanguin at i-drain sa paper towel. At ito na, Kakusina, ang ating cheesy potato sticks. At syempre, kakailanganin natin itong tub dahil maglalagay tayo ng cheese powder. So maglagay lang ng mga ilang piraso dito, huwag naman damihan, para ma-shake pa natin. So ayan, meron naman akong nabili na cheese powder sa palengke, 10 pesos ang isang supot na katulad nito. Ayan, tapos naman i-shake lamang natin para ma-distribute ng pantay-pantay ang cheese powder dito sa ating cheesy potato sticks. So ayan, Kakusina, at kapag nalagyan na ng cheese powder, kung ibibenta, pwede kang gumamit ng kikiam plate. Ayan, pwede mong ibenta ng 4 pesos, 3 pesos, 5 pesos, depende sa magiging puhunan mo, Kakusina. Ayan. So,
Pagkatapos ay maglalagay tayo ng dressing. Yung ating sauce. Pwede kang gumamit ng ketchup, mayonnaise, o kung gusto mong gumawa ng homemade na sauce, ikaw ang bahala, kakusina. Ayan, ano pa ang hinihintay mo, kakusina? Nako, sigurado mabenta ito sa mga paaralan, sa school, sa mga bata. Kaya ano pang hinihintay mo, kakusina? Inegosyo mo na ito. Maraming salamat. Hanggang sa susunod na video ko.